Alice thinking. So, habang kumakain ako ng lansones, naisip ko, ang campus journalism sa bawat school ay parang lansones. Kailangan lahat, yung SPAs, yung school paper advisors, kailangan para siyang yung laman ng lansones. Correct. Na, magkakasama sila dikit-dikit. Kasi pag hindi sila dikit-dikit, hindi sila makakapag-perform ng maganda. The school will not also perform good in different conference sa DSPC, sa RSPC, and NSPC. Correct. Hindi magiging maganda yung performance nila pag hindi sila katulad ng laman ng lansones. Diba? Tapos, yung laman ng lansones, kung ang lansones ay yung, kung yung SPA ay yung laman na magkakasama dikit-dikit, yung principal, siya yung balat ng lansones. No? Parang covering all the SPAs with love, care, understanding, support, and everything. Ganun yan. Kasi parang pag nag-a-award naman, sa awarding, no, parang pagbibili ka ng lansones, makikita mo kung maganda yung lansones sa balat. Diba? So, sa awarding naman, parang pag tinawag, kunwari, nanalo yung school, hindi naman kaagad yung SPA yung babanggitin. Yung pangalan ng principal. So, the more natawag ng school, the more na panalo ng school, the more ang tawag ng pangalan ng principal. Totoo naman yon. Kaya noon sabi ko sa principal ko sa private school, sabi ko, ma'am, hindi naman po pangalan ko ang binabanggit dyan. Pangalan po ng school, pangalan po ng principal. But still po, I'm doing my very best, no, to win and to bring honor for the school. Siguro kung pakiusap ko sa mga school paper advisors, gawin po natin ganito, makiusap po tayo sa mga principals natin na kung po pwede, support us, no, to the highest level na kaya nilang gawin. And in return naman po, school paper advisors, ipanalo natin. Kasi nakakahiya naman pagminsan na tayo ay supportado, all out ang support ng ating school head. Tapos, pag-awarding, no, kung tawagin ay madalang pa sa patak ng ulan. It's given that campus journalism sa school, gaya ng lansones, sa una, pwedeng ang nakuha mo, napaka-asim. Kasi, although ginawa nyo ang lahat, nagtulungan kayo, just like the laman of the lansones, no, cover kayo ng gusto ng principal nyo, sa lahat ng support ng kailangan na i-extend, pag minsan maasim pa rin. Kasi hindi naman siya nakukuha ng isahan lang. Correct? Hindi pa pwedeng unang sale, panalo ka agad. Diba? Hindi naman yun ganun. So, ang nangyayari, you need to invest. Siguro ko sa unang taon, ang gawin na lang ay mag-expect ng less. Pag sumobra dun sa in-expect mo, yung maging panalo mo, hindi masaya yung pakiramdam. Hindi yung sobrang taas ng expectation, tapos ang mangyayari, konti ang panalo, malulungkot lang. Diba? So, naalala ko noon, na nagsimula pa lang akong school paper advisor, pa nagsiset ako ng goal, sabi ko, kahit po ako'y maka-apat lang, kunwari, the last year, ng unang taon ko kasi as SPA, ang una namin panalo, pero hindi pa ako full-fledged noon, ano? Parang yung batang kasama namin, 11 or 13, sa Lucena. So, the following year, ako na lang yung may hawak ng campus ng school paper, ng school papering, at parang ako na lang yung nagpo-front na school paper advisor. Although may mga katulong ako sa school na may kapartner ako. Kaya lang bigla naman ako nalungkot. Imagine from 11, naging tatlo na lang ata sila or apat. Naging apat na lang sila. Nalungkot ako. Sabi ko nakakahiya. Yung suporta sa akin sobra-sobra.
So after ko, after ng experience na yun, anong ginawa ko? Nagsimula na akong mag-care no, sa campus journalism sa school. Sabi ko, next year, sana makalima man lang ako, maka-anim. Sabi ko, ganyan. So, na-achieve ko naman siya. Sabi ko, the following year, sana po, anim, pito. Na-achieve ko din siya. The next year, sabi ko, walo. No, walo, siyam. Na-achieve ko naman siya. Hanggang yung pinakamarami, nakabalik ako sa 10. Yearly, nagiging 10 na uli yung bata ko. So, ganun po, nakukuha naman po yan sa magandang usapan. Correct. So, ganun po talaga ang campus journalism. Yan naman po ay nasa batas. No, nasa batas na kailangan talaga ay pagtuunan ng pansin, ituro sa mga bata. Kaya lang tayo naman, school paper advisors, let's see to it na yung pera ng school na pwedeng gamitin pa sa ibang contest, sa ibang school beautification, sa ibang learner's needs, na pupunta sa campus journ. Kasi magastos talaga, madaming batang kasama, may registration, may printing ng dyaryo, may mga transportation and meal allowances pang binibigay. So sana pakiusap ko naman in return, let's do our part. Huwag naman tayo yung tipo ng ibang school paper advisors na nag-expect na manalo, hindi naman nag-train. Oo, may mga ganun naman talaga. Siguro ko wala pa sa sistema nila yung pagiging school paper advisor. Pero sana dumating na yung time na habang yung principal more support pa sa school paper advisor sa school, sa journalism, may pakita nyo na kayo naman ay talagang all out din ang effort for campus journalism. Kasi baka mamaya nyo magsawa. Diba? Huwag na natin antayin yung time na magsawa na. Unless, ang swerte ng mga schools. Swerte yung mga schools na nagiging principal ay dating school paper advisor. Alam nila yung hirap, yung pagod, yung gastos, no? Na ina-exert ng isang school paper advisor. Alam nila yon. So, napakaswerte ng mga schools na ganun. No po. Kaya lang, huwag naman pong abusuhin. So, yung iba kasi, ginagawa nilang shield yung campus journalism sa ibang activities na parang kaya nila gustong-gusto kasi laging nasa labas, may training, so ayaw magturo. May ganun naman. So sana ma-eradicate yon. Ano po? Sana dun tayo sa idea na school paper advisor ka, nagtatrabaho ka, ginagawa mo lahat para makapagdala ka ng panalo sa school. Para naman hindi nakakahiya pag humihingi ka ng budget no, sa principal sa mga lakad nyo sa journalism. Diba? Ako natutuwa ako. Special thank ako. Ako very thankful ako. Very thankful ako sa aking school head. Kay Ma'am Amy. Bakit? Sabi niya kanina, nang kausap ko siya, sabi niya, meron pa daw kaming 6 weeks para magplano kung paano namin malilikom yung kailangan naming fund. Kasi yung batang bitbit ko, 36 na. Eh, pag lumusot pa yung dalawang photo, John, 38. So, saan namin kukunin yung budget noon? Eh, 4 days. 4 days kami sa Santa Cruz. Last year, parang isang araw, dalawang araw lang yung RSPC. Yung budget namin, nasa 20 plus na. Eh, ngayon, magkano? Nadoble yung batang dala namin. So, I'm very thankful to Ma'am Amy, as well as to my co-teacher sa school. Napaka-supportive. So, pare-pareho kami nag-iisip ng way paano namin siya ngayon masosupport. Hindi lang yung campus join, pati yung contest ng science, ng math, ng RFT. So, pinagtutulong-tulungan. Kasi nga po, it's the name of the school that is at stake. Ngayon, ang pakiusap ko naman po sa lahat po ng school heads, lalo yung mga big schools, pagtuunan nyo po ng pansin ang campus journalism. Bakit po? Reflection po yan. Diyan nyo po makikita kung ang talagang mga teachers nyo sa school nagtuturo. Paano ko nasabi yon? Yung mga bata, merong maisusulat. Nakakaya yung lalabas ng contest, ang sinulat ng bata, hindi tugma-tugma. It's the melting pot of all learnings in the school. Totoo po yan. Kasi writing po yun eh. Hindi lang yan effort ng Filipino teachers, ng English teachers. No, that's collaborative.
conglomerated effort po yan ng lahat ng teachers sa school. Actually, yun yung sukatan kung talagang mga teacher sa school nagtuturo. Kaya nakakahiya. Kaya nga kami sa division namin sa Calamba City, nagre-release kami ngayon ng official ranking ng mga schools. Meron kami per district, meron kami per school. Para nakikita namin, anong school ang hindi nagpe-perform. Para ba magising, no, mapagtuunan ng pansin ng district supervisor, no, talagang makolong attention ng school. Lalo na yung mga big schools, natring ang pilot schools, nasa pailalim, nasa padulo. Tapos yung mga hindi magaganda ang relationship ng mga school paper advisors sa school. Anong nangyayari? Kahit anong galing ng isang medyo, mapa-English, mapa-Pilipino, hahatake naman siya ngayon pababa. So, pag kinumbine siya sa best performing school, malalaglag. Diba? Malalaglag yung school. So, anong ibig sabihin nun? Hindi maganda yung relationship ng advisor sa school. So, nakakahiya yun, lalo na kung ang school, ang principal ay supportive. Diba? So, kung nagkamali din sa school year, situate na next year, hindi na. Diba? So, natutupo po tayong makiusap. Makiusap kayo. Pakita nyo sa principals nyo na you are very much willing to do everything. Now, to do everything for you to uplift the performance of the school. Tapos, huwag nyo pong aawayin yung mga co-teachers nyo. Instead, involve them. Para pag aalis kayo ng school, may napapakiusapan ko sa mga bata. At least may titingin sa mga bata. Okay? So, sa mga school heads po, sa aming division, sa lahat ng school paper advisors, let's work as one. Let's work as one. Kailangan po natin yon. Mabigat po yung ating hashtag, hashtag kalambalik. So, pasensya na po kung maraming trainings kami ginagawa, for we are really sincere to achieve it. Hindi namin po yan ma-achieve ng kami-kami lang, ng ako lang, ng officers lang, ng supervisors. Kailangan po namin ng partner, strong partnership and strong support, at alam ko naman pong ina-extend yun sa amin right from the start. So ituloy-tuloy na po natin yung ating nasimulan. Ano po? Para just like this lansones. Ano po? Pag binuksan siya, ang ganda po ng cover, pag binuksan siya, kumuha ka ng isa na school paper advisor na magre-represent sa school, pag kinain, matamis. Ang tamis nga. Siguro ko ito ay tinanim sa aming bakuran sa kalsay. No? Matamis po siya. So, hindi naman totoo na porket, excuse me, ang init. Hindi porket na science high school kami, nasa amin na magagaling na bata. Hindi naman. Magagaling ang bata, kaya lang marami pa din naman sa kanila ang walang alam. Natuturuan. So, magturo po tayo, school paper advisors. Ano po? So, mag-set tayo ng goals sa school natin. Ano ang gusto nating ma-achieve? Ano po? No, nasa ang level na tayo. Ano ang gusto nating ma-achieve para sa school? Ganun po yun. No, tapos pag nananalo, let's involve everyone in the school. Pasalamatan natin sila, pati mga parents ng mga bata, GPTA, at kung sino-sino pa nagtulong-tulungan para lamang ma-accomplish yung accomplishment na yan o yung achievement na yan. Ano po? So, ganun po sana. So, congratulations sa friend namin, sa school paper advisor ng Real Elementary School, kay Ma'am Kleyr Menez. She's able to qualify in the official list ng finalist for Gawad Patnugot 2019. Yung friend naman naming isa, sabi namin, may isa pa, may next time pa naman. Ano, Madam Bal? So, kaya naman yan, at least naset nyo na lahat. No? So, ang goal na lang namin ngayon, manalo sa group contest at manalo uli para pag sunod na laban, malakas. Diba? Tulungan naman yan. So, congratulations, Ma'am Kleyr. You're the school paper advisor behind that achievement of your school. So, hindi man kaagad pangalan mo. Yun yung sinasabi ko, hindi naman pangalan ni Ma'am Kleyr ang lumabas sa congratulatory message. Pangalan po ng school head. Hindi ba? So, ganun po. Na? So, ang tamis nito. So, sana po maging ganito katamis yung samahan natin sa campus journalism, sa Calamba City. Ganun na din sa bawat division, saan mang rehiyon kayo nabibilang.
So, kung makakarating to sa inyo na aking aking video regarding campus journalism sa school, so, let's work hand in hand po. Yun lamang. Bye-bye. Babushka. Hashtag ka lang balik.